Ito yung ano, tingnan nga natin to. Ginawa lang nila to eh. Eh hindi gaano napuntahan to nga dahil sobrang tindi negative 40. 45 ba naman eh, lalabas ka ba? Yan. Ba medyo ano. Ah, meron ng area ng ano, lulubog na. Team. Yan na natapos natin yung tatlong araw natin sa Coke. Na hindi siya biro, hindi biro yung ano, hindi biro yung trabaho sa Coke. Dahil na pagka yung mahina yung sistensya mo, o kaya yung mabilis kang mapagod. Kasi paleta yung ano eh. Gaya ngayon ang natapos ko, ano, 4, 2, 10 paleta. Tatlong store, 10 paleta. Bukod pa rin, may mga papagawa pa sila sa'yo. Bukod doon sa delivery na ayusin mo, may papagawa pa sa'yo. Kaya, sobrang nakakapagod talaga. Kaya kapag ikaw eh, mabilis ka ma-stress, hindi ko pwede sa cook. Talagang ako, matyagain akong tao, kaya tumatagal ako rito eh. Kasi iniisip ko na lang, parang sa kalusugan ko na lang yung kaya lang, parang yung duty mo na isang araw para kang nag-gym. Yan, para isang linggo kang nag-gym. Kaya doon sa mga nagtatanong, hindi siya ganun kadali yung trabaho dito. Bukod pa ron, part-time lang ako, wala pa akong benefits, di ba? Kaya inisip ko na lang ano eh, nag-exercise ako kaya lang, exercise na ano. Kaya pagka-uwi ako sa bahay, nasasabi sa akin ni Stay, oh, tara, pahinga tayo. Minsan, nandun si Ste. Nood tayo sa ano, manunood kami ng ano, sa sala kami, pagpesto. Manunood kami. Hindi pa nag-office eh, pinapanood namin, umihilik na ako eh. Umihilik na ako yun. Kaya nagagalit minsan sa akin si Ste. Sabi ko, wala, pagod talaga ako. Pag hindi mo talaga mapigilan yung ano, pag nasa bahay ka na. Pag nakauwi ka na, tapos natapos mo yung trabaho mo, doon ka palang, ano eh, giginhawa. Doon mo palang mararamdaman yung, ano, yung pahinga. Kaya niya, pauwi na ako. Medyo bumababa na yung pagod ko eh. Lalo pag nasa bahay na tayo, tapos nagluto pa si Iste ng masarap na pagkain, di ba? Okay. Kaya ganun ang ano. Tapos tayo na tatlong araw, Monday to Wednesday ako ron. Tapos ngayon naman, ay bukas naman, overnight naman tayo na tatlong araw. Yung sa, ano naman, sa cost, sa Walmart, wala naman problema ron. Magaan naman doon. Kaya lang, ang problema mo lang doon, yung lamig. Yung lamig ng freezer, yun ang kalaban mo rin. Pag mahina ka sa lamig, hindi ka naman pwede sa Walmart. Pwede kasi ibang, ano, ibang department, pero sa akin kasi, ano yun eh, sa freezer ng sa Walmart ko eh. Nasasanay na rin. Halos yung manhid yung kamay mo, manhid yung paa mo. Bukas mo natin mararamdaman yun. Galing, ano nga eh, parang yung isang linggo natin, talagang ano eh, Hindi ka tataba eh. Mangangayayat ka. Kaya ganun. Ito at pauwi na tayo. Merong subscriber natin ang nanonood sa atin na na-meet na namin sila sa ano. Na-meet na namin sila sa mall. Eh. Tapos medyo tumagal ng ilang linggo, ilang buwan. Yung nag-message kay Ste na yung papasyal mamaya. Kasi Ste busy na ano, nagluluto siya, busy nagluluto. Eh, sinundo niya pa si Shakira. Kaya sabi nila wala pa naman daw. Mamaya pakita ko sa inyo yung ano, yung check natin kung papayag sila sa ano, sa magpa-video, kasi meron yung mga subscriber na ayaw ano eh. Ayaw magpa-video, may mga subscriber na ganoon. Yung mga taong ayaw magpa-video. Yung babatiin mo lang. Kaya check natin mamaya kung papayag sila magpa-video, nang papasyalan nila tayo. Chika-chikahan lang. Kwento-kwentuhan lang din. Pauwi na tayo. Mga 4:43. Nasa bahay na tayo. 32 minutes ang biyahe pa. Bali, 45 minutes ang biyahe. 32 minutes pa para makauwi tayo. Ito yung ano, yung biyahe natin. First time ko lang dito sa area na to. Mahirap pagka first time ka sa area. Bali, ano to, lalabas tayo ng Anderson Road. Bali, southwest area to. Ang southwest area, napakahirap mag-drive. Kasi yung daanan niya, kakaiba, ibang klaseng daanan niya, malilito ka talaga.
kahit na may map ka, magulo, tapos may mga roundabout, tapos may mga sanga-sanga siya. Kaya pagka nagkakamali ako minsan, lumalagpas ako. Buti lang napapagbigyan tayo eh. Yan, dito tayo sa ano, sa 6th Street Southwest area. May kahirapan din mag-drive dito sa Southwest area, tsaka downtown, paano pa downtown, yan yung area na may hirap mag-drive. Di gaya ng Northeast, tsaka Southeast, Southwest, okay dyan. Ay, Northwest, okay dyan. Pero dito sa ano, Southwest, tapos mga yan, pa-downtown, napakahirap mag-drive. Grabe. Kaya ito, ibang lugar, pagka person na nag-drive ka dito, maguguluhan ka pa eh. Ito na tayo sa ano, Canterbury, eh, may tumatawid eh. At para si Chico, isaw. Parang si Chico yun ah. Oo, parang si Chico. Kaya mga katindito na tayo sa ano, sa pampunta na paano tayo pa, Stony Trail. Lawak ng daan dito sa ano, pagkalalabas ka ng Southwest area. Malawak siya rito. Yan yung ano, hindi ko mabasa yung ano, Chutina Trail. Yan. Hindi ko mabasa yung ano na yan. Bali mag-i-ano tayo sa exit 50 sa Beddington. Yun lang maganda rito pagka ano, pauwi hindi ka traffic dito sa ano, sa Stony. Kasi pag ganitong oras sa Deerport, matraffic na eh. Dito okay pa siya oh. Pero yung 45 minutes na yun, naku, malayo na yun pag ganitong walang traffic. Paano tayo pa big ano yan eh, pa Stony. Pag sa Stony kasi mas okay dito, hindi gaano traffic. Sa Deerport mabilis, kaya lang traffic din. Kaya lahat dun dumadaan eh. Mabilis talaga siya. Stony kasi ikot eh, paikot siya. Iikot ka na mga siguro mga plus 10 minutes sa ano yan. Plus 10 minutes sa Deerport. Magtitignan mo sa map. Kasi ang Stony, ayan eh, paikot siya. Yun lang, yun yung nakakadumi ng ano eh. Sabi ko yan, nakakadumi ng windshield. Yung ano, tubig na yun. Kaya kung di mo lalagyan ng laman yung ano mo, wala. Mauubusan ka. A few inches later. Nakauwi na tayo mga ka-team. Wala naman kasi, wala naman traffic, kaya lang matagal lang yung ano, yung biyahe natin, 45 minutes. Yan, no? Nag-message si Ste, nandiyan na daw yung ano, yung subscriber natin na binisita tayo. O mga ka-team, oh, meron bumisita sa amin, o. Hindi pa kami nakaan dyan. Ay, ang ganda! Oh, ay, oh, teka, may picture ako. Ay, ayan, Nino. Gundo. Ang ganda! Thank you! Ano ba, yung gabalap ako? Papo ko ni Kapapo. Yeah. Ganda! Kanya lang yan. Ang ganda. Ang ganda. Uy, birthday ko like. Happy birthday. Happy Valentine's. Uy, iba yun. Iba ba yun? Ito pa lang. Yeah. Ayan. Ayan, kaya na siya. Ano? Niluto ko, pasensya. Ay, ito. Ang ganda naman ng mga. Garlic shrimp yun. Try niya rin yun. Ano lang naman niya yun. Ingredients niya yung sarili niya yun. Sabi ko, order na rin ako sa kanya niyan. Ito ang nandang yelo, ha? Many hours later. Yung kaalis lang ng ano natin bisita. Hindi tayo gano'n nakaunay kasi kwento-kwento. Noong nga, hindi ko nag-dabang. Oo. Tignan mo, ba't kilip mo pa? Hindi, madilim eh. Ngayon, kakauwi lang lahat. Ito, may mga food pa tayo rito. Yan, maraming salamat sa kila, ano. Kay Aileen. Tsaka yun sa mother niya, sa anak niya. Veronica, nakasama din nila. Oo, ano. Kasi ano yung anak niya. Ito tayo ng ano ni... yung Adasa family. Si Herbie, tsaka si... Aileen. Tsaka yung mother niya, tsaka yung anak nila. Dalaman nito sila. Yung anak nila ng ano, babae. Hindi nagkaroon nakapag-video kasi... ano eh. Daming ano, kwento. Nagkwento nakakatawa pa. Nakakatawa eh. Ang kulit ni Aileen? Oo. Dami na napag-usapan na ng bata ko. Tapos ito maraming salamat sa ano. Masarap itong ano. Yeah, nice to meet your family. Yeah. Yan yung bigay nila ni Aileen tsaka ni Herbie. Nakilala namin sila sa
Cross Iron sa night. Oo, oh, yun doon, oo. In-approach tayo. Ang kukulit. Oh. Ang kulit-kulit ni Aileen. Tapos ayan, sabi ko, tara, punta ka na dito. Pasyal kayo sa bahay. Ayan, kaya dumalaw sila. Tawa kami na tawa pag nakikwento eh. Ang kulit nun. Kikita-kita ulit. Ayan, okay. Oh, chico ha? Asa si Sachi? The next day. Oh, ayan ha. Uwi na, uwi na, may pasok pala si, ano, si Este. Hindi pa namin nalilinis yung mga sasakyan. Maganda na yung panahon eh. Kaya lang kasi mag-i-snow para uli eh. Ayan, kumaway. Ayan. Yan din ang maganda pagkadalawa sasakyan nyo. Minsan, kailangan gumamit ng dalawang sasakyan eh. Kasi minsan mahal din ang ano, Uber. Diba? Mga ganun. Tatapon tayo ng ano, basura. Okay na naman siya. Pero yung yelo dito sa amin, hindi pa rin natutunaw kasi malamig nga dito sa area na to. Pero sa nakita niya naman sa buong ano, malinis na siya. Tunaw na. Mabilis naman siya mawala. Yun lang. Kaya maganda rin sa Calgary ganun. Bihirain may mga ganyan. Buti na lang ang basurahan sa amin, malapit lang. Dito pagbaba mo na ng hagdan niya sa harap, ito na yung, ano, yung basurahan. Yung, minsan yung iba na, doon pa sa kabilang side. Kaya sabi ko, swerte na rin kami. At malapit yung basurahan namin sa amin tsaka yung nabubulok at di nabubulok. Lakad lang muna tayo ng konti mga ka-team. Tagal din natin hindi ano, hindi nagagawa itong ano, maglakad-lakad sa paligid ng community natin. Ayan, paglabas mo rito yung ano yan eh, yung merong ginawa silang ano, skating rink. Check nga natin kung natunaw na yun. Ayan. Ito yung ano yung kabilang side na to. Yung ganito ang air, ano ganito siya. Parang wala siyang ano rito, divider. Parang isa lang ang dadaanan mo, isang butas. Yan. Social yung Uber na yun, no? Tesla. Tesla. Yan, dito na tayo sa palabas, dito tayo dumaan sa gilid. Tapos yung doon yung ano, ay nakalimutan ko yung susi, yung kusang yung mailbox natin nando sa area na yun. Yan. Ito yung ano yung sinasabi ko medyo basa yung mga natutunaw pang yelo. Yan. Ay, yung lahawak. Kaya lang ano nya, makulimlim siya ngayon eh. Hindi ganun kaliwanag eh. Kanina umaraw na eh. Kaya lang ngayon medyo dumilim na naman siya. Yan. Yan yung may kulay puting yun. Check natin yun kung may yelo pa siya. Kasi nakaraan na eh, ano na eh. Bumaba na yung temperature eh. Pero naka double digit ngayon eh. Yan, tingnan natin yung anong yun. Pero ba, may yellow pa rin ha. Yan dito medyo ano rito, maputik. Yan. Kanina nag ano, nag drone shot tayo dun sa ano, dun sa nag drone shot tayo dun sa ano, dun sa area na yun, no? Sa atin. Para makita nyo na wala na naman siyang ano, wala na naman siyang yelo. Ayan. Ito yung ano. Tingnan nga natin to. Ginawa lang nila to eh. Eh hindi na, hindi gaano napuntahan to nga dahil sobrang tindi negative 40. 45 ba naman eh. Lalabas ka ba? Ayan. Ba medyo ano. Ah merong area yung ano lulubog na. Yun. Ah, ano na siya, para siyang buong yelo na to, kaya lang natutunaw na. Basa na yung gilid yun. Madigas pa rin siya, kaya lang delikado na rin. Yan o. Yun yung may mga tanda na yun, may mga ano. Yan yung ginawa nila rito. Yan. Ang ganda, no? Pag malamig nga naman, mapapakinabangan mo to. Lalagyan mo na ng artificial water to para tumigas, tapos yun. Kaya lang ngayon nalana. Pero ang tagal din niya matunaw ah. May mga iba pa rin pumupunta dyan kaya lang lulubog-lubog ka na dyan eh. Delikado na. Kasi basa na rin siya eh. Ayan. Ayun oh, kulay ano naman ang paligid diba? Wala na. Nakaraan puting-puti yan, ngayon hindi na. Wala na. Kaya ganun. Tinignan lang natin yung anong yun, yung area na yun. Kung tunaw na ba siya o tubig na siya. Yung pala okay pa pala siya. Pero depende na rin sa ano sa gagamit. Kasi baka may paggamit mo mabiyak,
aksidente ka, mahirap din eh. Kasi ano yun eh, matalim yung ginagamit nila, diba? Yan. Ang sarap lang dito pag ganyan nakakalabas-labas ka, yung parang hindi mo feeling mo, hindi ka naka-stuck sa bahay, parang pag ano, kasi tamad na tamad ka pag malamig, diba? Tapos malamig na, tapos napagod na pagod ka pa sa trabaho, sa pagbiyahe, ang hirap, diba? Kaya kung ano, kung mahina yung loob mo, may stress ka talaga. Pag di mo nakayanan yung stress, doon ka magkakaproblema. Dito kasi mga tao rito, pag na-stress sila, may iniinom na agad sila mga gamot. Eh tayo mga Pinoy, kaya nating i-ano eh, kaya nating i-handle ang stress. Kaya walang problema sa atin, di ba? Kaya merong hindi nakaka-control, merong kayang kontrolin, di ba? Kasi minsan iba nga, kita mo may mga kapwa natin Pinoy, may mga homeless na. Yun yung hindi nila nakaya yung sarili nila. Hindi nila nakokontrol yung sarili nila. Diba? Kaya 50-50 rin. Merong nakakakaya, merong hindi. Kaya ganun. Tapos bandang huli, maluluglug, maano ka na yan, maano ka na sa... Yung ibang napapanood namin eh, parang yung maano na mga homeless. Mga naano rin sila sa drugs eh. Dahil nga sa stress. Tapos isip ng isip. Naano na rin sila sa drugs, nahurog na rin sila kasi naging maging homeless na. Kaya yun eh. Manaparod nyo naman yun eh. Na homeless sa Canada. Ayan yun. Mas marami rin pala tayong mga kapwa natin Pinoy na nandun. Napipicture dun. Na nawawala sa ano, landas. Kaya, kasi, pag dito sa Canada, hindi mo na-control yung ganyang stress. Ganoon talaga mangyayari sa'yo. Lalo na't galing ka ng Pilipinas na walang problema ron, walang problema ron, di ba? Walang paiba-iba ng ano, ng klima. Walang malamig na sobrang lamig. Di ba? Parang ganun. Kaya, eto at nakalabas-labas tayo. Ako rin kasi, ako rin naman, na-stress din naman ako. Kaya rin ako, maganda ano, isigaw mo na lang. Parang sigaw ka na lang, tapos kayanin mo na lang. Stress sa trabaho, meron din yan. Diba? Ganun lang talagang buhay natin. Talagang iba pa rin ang ano, pag nasa sarili mong bayan. Pero okay naman, masaya tayo rito. Talagang, basta't kaya mo lang kontrolin yung mga ganun. Walang problema. Yan, buti nakapaglakad-lakad tayo rito ngayon. Kasi nakaraan, di talagang hirap eh. Grabe ang lamig eh. Lalo dito sa area namin, di naman tagal maano yung yelo. Malamig. Northwest area, malamig din. Kaya yan. Okay. Balik tayo sa ano. Natapon natin yung basura. Nakapasok na si Ste. Kaya okay. Uwi na tayo. Teka lang. Check nga natin. Eh, nakabutol nga pala yung walis ko. Hindi ko na makawalisan pala to. Hindi ko pa ako nakabili. Kasi nakaraan binalisan ko to. Nakabutol eh. Hindi niya kinaya. Yan. Yun lang mga katimat. Maraming salamat sa mga subscribers. Kung bago lang po kayo sa vlog namin, pa-subscribe na lang po. Sa mga dati ng subscriber, sa mga bagong subscriber, sa mga nagko-comment, nag-share, nag-like, maraming po salamat. Sa araw-araw na sumusubaybay sa mga vlogs natin, maraming po salamat. Sa mga silent viewers na matagal na, tsaka yung mga bago, maraming salamat. Sa mga na-meet natin mga subscriber dyan, maraming salamat. Yun at yung kahapon lang, yung bumisita sa atin, yung Adasa family. Yan, maraming salamat. Yes, kay si Herbert, yung pinaka-padre de pamilya nila. Tsaka yung anak nila, yung asawa niya, tsaka yung biyanan niya nandito. Yan, maraming salamat sa pagpasyal. At see you on the next vlog na lang ulit, mga ka-team. Bye-bye. Missing someone.